Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa lahat na manonood ng video ito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, sasagutin natin yung tanong ng isa nating viewer. Kung kailan daw ba ulit pwede pakastahan yung babaeng hamster after manganak? So yun guys, nga pala kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para manotify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, simulan na po natin. May nagtanong kasi, ang tanong niya guys, sir, kailan po ba pwede pakastahan yung babaeng hamster after niya manganak? Simple lang guys ang kasagutan namin dyan. Ang ginagawa kasi namin, di ba, after manganak ng hamster, mag-aantay tayo ng 4 weeks bago iwala yung mga anak sa hamster. Actually guys, after manganak niyan, pwede na ulit yung pakastahan. Pero syempre, dun tayo sa tamang pag-breed, hindi natin ginagawa yun. Kasi pag pinakastahan natin agad, hindi niya na mapapasuso yung mga anak niya. So mamamatay, masasayang. Kaya ang ginagawa natin, aantayin natin na maiwala yung mga anak niya. Which is 4 weeks. After 4 weeks guys, ganito na po. So, naiwalay na po natin. Mag-isa na naman po sa kulungan si Mother Hamster. Ang gagawin natin guys, ikukondisyon po natin siya para sa next breeding. Ano po yung ginagawa namin para makondisyon namin yung hamster namin for the next breeding? Nagbibigay po kami ng vitamins which is dextrose powder. Isinasama lang po namin sa inumin niya para makabawi-bawi po yung katawan niya. Kasi guys, pag nagpapasuso talaga yung mother hamster natin, is pumapayat po yan. So ang kailangan, bago natin siya ma-breed ulit, makondisyon yung katawan niya, bumalik yung dati niya. Ganun po. Tapos, nakapagbigay na tayo ng dextrose powder. Ang gagawin naman natin guys, after maiwalay, ang gagawin po natin yan is mag-aantay po kami ng 2 weeks. Yan. During 2 weeks na kinukondisyon siya, kailangan may iwasan po yung stress. Tapos, kailangan talaga yung pagkain niya, balanced diet. Kung ano lang po yung pinakakain namin, ayun lang po. Hindi po kami yung papalit-palit ng pagkain. Tapos, yung tubig, make sure laging may laman. Tapos, once a week, magbibigay kami ng dextrose powder. Ganun po. Hindi po kami araw-araw nagbibigay para hindi po nasusobrahan yung hamster natin. Ganun po, tapos may mga treats din po. Yun, tapos after 2 weeks, yun guys, pwede na po natin ulit siyang pakastahan. Pero, sa pagpapakasta guys, dapat alam mo yung estrus cycle. Gaya ng sinasabi ko, dapat kabisado nyo yung estrus cycle ng hamster nyo. Para pag pinakastahan nyo, hindi nyo makikita na mag-aaway, which is recessive talaga siya during mating. Para hindi aatakihin yung lalaki, hindi sila magkakasakitan. Kasi kawawa din po yung ating mga hamster pag ganun. So yun guys, ayun lang po yung ginagawa namin sa pag-re-breed ng aming mga hamster. Kaya kung nagtatanong din kayo sa mga kapanood nito, kung nagtatanong kayo kung kailan po pwede ulit pakastahan yung female hamster after manganak, ang sagot ko po dyan, after 6 weeks. Ganun po, kasi 4 weeks, bago iwala yung nanay, ganun po, alagaan niya po yan, sa loob ng 4 na linggo, alagaan niya po yung mga anak niya. Tapos after 2 weeks, mag-a-add na naman po tayo ng 2 weeks, bali magiging 6 weeks na po. Ayun po, so 2 weeks na yon conditioning po para sa pag-breed ulit natin. Yun lang po. Yun lang po yung tips ko sa inyo at sagot ko dun sa tanong ng isa nating viewer. Sana natutunan nyo kung paano. At nga pala, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para manotify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat.